Okay, good day everyone. Ako'y nagbabalik ulit. Okay, ang ipi-play kong battle ay against Demon from EBSG Clan. So, medyo mahirap ang laban na to. Medyo nakaka-frustrate kasi medyo lag talaga ang network dito sa Pilipinas. Okay, sige, play na natin. Okay, confrontation battle. Then the map choice is Cuba. Okay. New objective. Okay. So premium, naka-premium ako. So nakita ko agad yung kalaban ko. So Matic, gold boost agad. So advantage kapag may premium ka. Makapag-adjust ka kagad kung alam mo yung kalaban mo ay malakas. Oh, syempre, hindi natin masabi kung gold booster nga talaga siya. Para sigurado, kasi yan, gumamit na ng gold boost infantry training, then gold boost infantry scouting. Okay, sige. Grab those some containers. Gotta got 1, 2, 3, and 4. 4 containers. Okay. So, kung nakikita nyo, hindi ako nag-build for shipyard. So, masyado kasing expenses eh. Kulang pa yung ating stock resources. So, emergency measures. Okay, meron ako ng 100 power para makapag-build ng dalawang supply center. So, na-scout na natin. Okay, ito po yung kanyang base. May okay, mataas ang kanyang resources stock. Biruin mo, nakapag HQ level 2 siya. Then, 3 supply centers, 2 power plants, and 1 shipyard. So, ganun kabilis ang kanyang development sa base. Okay. Okay, may mga rifleman dito. Siguro, nandito sila nagtatago. Okay. Try to scout. Oh. 1 rifleman trying scout, but denied by bunker. Okay. 1 Kaiman. Grab those containers on the sea. Okay, panibagong Kaiman. Okay, na-scout na naman natin yung base ni Demon. So, si Demon, meron na siyang level 3 HQ. And yung vehicle factory niya is nag-upgrade to level 3. Puproduce na siya ng Jaguars and level 1 special vehicle factory for Porcupine. Okay. So, kung nakikita nyo, ma-upgrading to level 3 vehicle factory and special vehicle factory to level 2. Produce some Zeus and Torrents. Okay, dalawang torpedo platform from the sea. So, kailangan na din natin to. Di natin kasi masasabi. Mamaya, biglang sumegue yung alligators. Bigla tayo. Di natin napaghandaan yun. So, kailangan dyan paghahandaan. Okay, forward natin pabuti. Mukha kasi nag-iipon siya ng trope. Yung trope niya. Okay, 1 rifleman scout. Okay, deny by bunker. And Zeus and Torrents. May dalawa na ako. Galawa na. So, itong bayaning assault na to, so kailangan niyang mag-scout sa area na to kung ano talaga ang pinaplano ng kalaban natin. Okay, si Demon, meron na siyang Jaguars. Okay, red boost, supplies. Okay, so ilan na resources natin ngayon? 1,012 for red boost. Oh, ito na sinasabi ko. Okay. Ito mahirap pag wala kang depensa sa dagat. Okay. Buti na lang upgraded yung platform ko. Medyo kumunat na siya. Okay, kung nakita nyo, nag-build ako ng another platform dito para yung focus ng alligator dito sa binibuild kong platform, then naka-prefire tong naka-build kong torpedo platform. Okay. Advanced supply, red boost. Okay, sige. Marami na rin kasi yung Pinoy naglalaro nito kaya na Filipino commentary na lang tayo kasi total nasa bansa naman tayo ng Pilipinas. Hindi natin kaya mag-English man. Taglish pwede ba? Okay. Oops. Okay. Nakita natin kung anong meron si Demon dito na units. Okay. Meron na siyang Jaguars and Mammoth. Okay. Ito mahirap pag shortcut. Pumalit yung mapa. Advantage talaga dito ang Mammoth. Okay, forward natin. Okay, nag-adjust ako dito sa area na to.
nag-backward ako. Baka masilip kasi ng mamot. Ang firing range ng mamot is nasa, I think, nasa 13 cells yata. Firing range niya, 13 cells. Hindi ko sure. Comment na lang kayo dito sa video kung ano talaga ang firing range ng mamot. Pero alam ko talaga, 13 cell. Oh, okay, eto na. Nanggugulo na siya. Ito yung nakakainis sa parte na to. Okay, kung makikita nyo. Gumamit siya ng diversion, man. Gumamit siya ng Jaguar. Sinakripisyon yung isa para maka-free hit tong mga mamot dito. Oh. Okay, nag-backward. So, isang trap ang ginawa niya, mausay. Mausay ang ginawa ni Demon. Okay, firing. Gold boost, common attack. Okay, nakapwesta ng maayos ang kanyang army. So, magaling to, magaling. Magaling yung kalaban ko. Na-penetrate niya agad. Oh, butas ah. So, ako nakikita nyo, tatlo na lang Zeus ko, then tatlong torrent. So, hindi niya agad ako inatake. Baka alam niya, may natinatago akong unit. So, kung nakikita nyo, gold boost, vehicle scouting, okay, additional visual range. Okay, kung nakikita nyo, dito na sila pumuesto. Diyan na sila ng gugulo. Oh. Okay. Nakakainis na talaga. Nainis na ako dyan yung time na yun. So, kung nakita nyo, nag-build ako ng Avia Factory and Airfield. So, hindi ako magbe-vertex. So, recta tour ako. Masasaya resources ko eh. Gumagamit ang chameleon tong kalaban ko. Kaya, so, naisipan ko mag-combination na ng Zeus, Torrent, and Tor. Okay, forward. Forward natin. Oh. Okay, nakita nyo na. See? Okay, may chameleon na siya. So, kailangan natin mag-backward kasi naka-set siya dito. Hindi natin pwedeng sugurin basta-basta. So, kailangan natin pag-isipan mabuti kung anong strategy yung gagawin. Mahirap kasi nakapwesto siya dito tapos makitid yung daanan, so mahirapan tayo mag force fire dyan sa area na yan. So napili ko, nag back ako, then force fire para hindi siya basta basta makalapit. So pinipenetrate niya naman yung power plant ko. Okay, nakakainis talaga yung mamot na yan. Puti nga eh, medyo na alam ko nabawasan na yung firing cell niya eh. Okay, nag-upgrade pa rin ako. So, non-stop production by vehicle factory by Zeus. Dito tayo pwede mag-stop ng production. So, okay, nag-build na ako ng walls dito. Kasi alam kong papasok na yun. Papasok na yun dito. So, kung kaya ako nag-build ng walls para ma-rebuild, makikita akong kalaban. Hindi na kasi pwede yung dating strategy na mag-build ka sa loob ng fog tapos madedetect mo na kalaban. So, ngayon, kailangan kailangan build walls na. Nakabuild na siya. Okay, kita nyo. Force fire. Okay. May dalawa yung chameleon niya, men. Ito isa. Tapos meron siya dito isa. Yan. Nasira ko na isa. Then, yun. Okay. Nakapwesto tayo doon. So, pwede natin siyang sabayan dyan sa pwesto na yan. But, ito talaga ang delikado. Nakapwesto din yung mga mamot dito. Okay, Avia production, gold boost. Okay, activated na natin yan. Kasi kailangan na natin makapag-produce ng Tor. Wala na tayong gold boost ng common production eh. So, tiis muna tong vehicle production ko. Medyo mabagal. Okay, forward natin mabuti. Nakakainis na tong mamot na to. Sobrang nakakainis na. Okay, ito sa'yo. Okay. One tour release, then another one. Okay na. So, kung napansin nyo, nag-blue boost na ako. Naubusan na po ako ng stock nyan. Free player lang po tayo, okay? Mali po ang tuto ko dito. Akala ko dito siya nakapwesto.
Okay, nag-miss tayo doon. At may naaninag ako dito, hindi ka nais-nais. Okay, nuclear launcher. Mukhang bibuild na siya. So, he's going to defense mode. Or camping mode, kung sinasabi nga ng iba. So, rank 19 ako. Kailangan ko na siguro ng maraming credits. Pero wala tayong ano. Aasa na lang tayo sa premium. Tapos first battle every day. So additional reward. Doon na tayo aasa. Kasi doon lang talaga tayo makakuha ng credits. Hindi naman tayo nagtatop joy. Okay? Okay. Vehicle factory. Another one. So in-upgrade ko na to. Okay, Tours. Heading that way. Okay, okay, nawala na yung banta sa atin. Yan ang pinakamalaking banta talaga, yung nuclear launcher na yan. So, nice scout ko na yung base niya. Okay. Tigda dalawa. Mapapansin nyo, dalawa-dalawa. So, anti-air, 4. 2 vehicle factory level 3 and 2 vehicle factory level 3, dalawa din. So, yung kita nyo, HQ level 5 na siya. Samantalang ako, HQ level 4. Okay. Siguro mag-setup na tayo ng atake dito. Okay, common recovery para sa Tours nating sugatan. Okay, nakita na siya ng visual range ng ng torrent ko. So wala siyang, I think, ewan ko na sa new units dito. Okay, no. Ah, ito, doon na pala. Okay, sige, back muna tayo. Lugi tayo dyan. Okay, maintis na naman yung bomba natin. Busy talaga. Gumagalaw kasi. Huwag kang gumalaw. Okay, force fire. Ngayon, kung nakikita nyo, meron akong 7 torrent dito. So, iniisip ko dito yung time na yun kung paano setup, kung na-attack, yung gagawin ko. Masyado kasi makikitid yung mapa na to eh. Gusto ko build sana, iniisip ko kung magbibuild ako ng C-units, pero hindi na lang. Okay, so paano siya dito siya gumalaw eh, makita ang area na yan. So alanganin din siyang pumasok. Okay, sacrifice na natin itong dalawang typhoons. So wala naman siyang air units, padensa lang natin to. Okay, kasi wala tayong time para mag-upgrade ng HQ. Uy, hindi na naman tinamaan. Hindi naman tayo tinamaan, pre. Hulog tayo ng hulog ng bomba. Wala naman natatamaan. So, I decide mag-move na tayo sa area na to. So, nakikita agad siya ng torrent ko na pa. Pansin nyo. Okay, bombas in the spot. Bam. Tapos, bam. Back, pre, back. Hindi natin kaya yan dyan, banda. Naka-setup siya dyan. So, spread yung units niya dito, man. Spread yan. Okay, okay, nice job. Pasok yung force fire natin doon. Okay, another tour. Mintis na naman. So, ang counted ng units niya siguro kumunti na. Hindi na ganun kalakas yung firepower niya eh. Oh. Oh. I think siguro ang Jaguar siya nasa 4 na lang. Oh, diyan nagkama. 4 na nga lang. Okay, tinamaan natin yung chameleon niya. So, kailangan natin mag-move forward. Okay, may annoying mammoth na naman dito sa area na to. Okay, grenadiers. Okay. Napakalayo talaga ng range ng mammoth na yun. Oh, ito yung range yan. Okay, sacrifice yung torque ko para mapabagsak ng yun. Isa lang napabagsak, men. Hindi sakto yung bomba. Oh, buhay. Hindi siya nabuhay dun. Oh, mukhang hindi na siya nag-produce ng units. Alam ko nag-quit siya dito eh. So, okay, GG na. GG na to.
Ang ganda ng battle na yun, man. Ah, pakahirap ng battle na yun. Siguro kung di ko nawasak yung nuclear launcher, talo ako. Tatalo ako. Okay, nag-enjoy. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, pakilike na lang po. And subscribe na rin yung channel para sa mga additional future videos ko. Kala mo galing yun, no? Noob naman din yung galawan ko. Okay. Have a great win and have a nice day, everyone. Thank you for watching. Bye.